Sabi ko sa inyo, di ba, binibigay kong halimbawa sa inyo mga pangyayari na yan sapagkat yan ay kasaysayan na. Naawa ko kay FPJ eh. Kasi binuyo, parang si Pacquiao. Ha? Ang daming nagkapera kay Pacquiao. Oh, yung dating nakikinig na babae rito eh, nagkapera ng malaki yung sigurado. Di ba? Isa yung siya ng bola kay Pacquiao para tumakbo. Ha? Mga kaibigan. Oh, eh, para makuwartahan nila. Di ba? Ngayon, ang sinasabi ko, kinukwento ko sa inyo ang naging kalagayan ni FPJ, naging kaawa-awa. Kasi ikaw na nga yung dinaya, ikaw pa ang palalabasing katawa-tawa. Ganyan ang gusto nilang gawin eh, kay Vice President Robredo. Kaya kayong mga supporter, nananawagan ako sa inyo, wala na kayong magagawa eh. Alam nyo, meron sa Biblia yan eh, dumadating yung panahon na wala ka ng magagawang kakayahan. At pagka dumating ka sa ganong sitwasyon, ang pinakamagandang magagawa mo ay manahimik ka muna. Sandali, ha? O, ipasadyos mo yan kasi hindi ka makaka-move on, di ba? Pag-aralan nyo muna ng tanggapin. Tignan ninyo, itong kaso lang ngayon eh. Yang nakuhang mga parapernalya ng eleksyon sa Kwan, sa Cavite, sa Amadeo. Di ba binanggit natin ito nung Biyernes? Hindi lamang natin na ipakita sa inyo. Pakita mo habang nagsasalita ako, di ba? Ito ngayon ang sabi, di ba? Unang sabi, eh, paiimbestigahan daw nila. Eh, ganun lang yun eh, paiimbestigahan. For public consumption, para lang may masabi lang sila, mga kaibigan, at sino naman na naniniwalang mag-iimbestiga talaga sila? Ba't naman nila pag-aaksayahan ng panahon yan? Di ba? Eh hindi naman yan ang purpose nila sa nagdaang eleksyon. Ang purpose, manalo. Yan, lahat ng sinabi ko, nagkatotoo yan eh. Survey, media, at social media ngayon. Di ba? Yun ang kasabwat ngayon, yung social media. At yung mga mainstream media, ayuda na lang yan eh. Di ba? Sabi nga sa inyo, lahat ng mga media, kontrolado na eh. Dumating na tayo dun sa punto, nawala ng malay ang publiko na nagapang na lahat. Ha? Ultimong kay Drilon, naniniwala ba kayo kay Franklin Drilon? Hindi ako naniniwala dyan. Bakit? Kasi si Drilon ang pinaka titular head ng Liberal Party. 'Di ba? Mga kaibigan. Hindi si Robredo. Kasi ang tradisyon sa politika, sa political parties, kung sino yung may pinakamataas na pwesto, yun ang ginagawang titular head ng Liberal Party. Pero kung tutuusin ninyo, ang talagang liderato na dapat magtimon sa Liberal Party, yan si Drilon eh. Natatandaan nyo ba na yung nangyari dito sa PDP Laban, nangyari na yan nung araw. Ha? Na itong Liberal Party, winasak din ni Atienza, inagaw ni Atienza, ha? Kay Drilon. Pero bandang huli, nagkaroon ng kaso yan, nagdesisyon ng COMELEC, at ang kinilala ay si Drilon, yung Drilon faction. Sapagkat sila naman talaga, eh kung kukuwento ko sa inyo yung Liberal Party, salbahiya si Atienza, mga kaibigan. Alam ba ninyo nung after EDSA Revolution, nag-uwian dito yung mga nagsipagtago sa Amerika kasi wala nang panganib dahil wala na rito si Marcos. Oh, eh, nung nagsiuwian, inorganize nila ulit yung Liberal Party, mga kaibigan. Ha? Nung i-organize nila yung Liberal Party na ang natirang Liberal Party rito nung panahon ng martial law
at nagsipagtago itong mga nagsipasukan sa Liberal Party sa Amerika, eh si Eva Estrada Calaw lang ang naiwan dito sa Pilipinas na nakikipag lips to lips sa Armalite, mga kaibigan, na laging dinadakip ng mga militar at madalas ay ikinukulong o kapag ka sila ay napasama sa mga rally. Kasunod noon, aresto agad. Katulad si Ernie Rondon nung araw. Sabi ko nga sa inyo, si Ernie Rondon, hindi naman opposition yun nung una. Yun ay Marcos yun. Nagalit lamang yung kay Kate Tatad. Ngayon, nung panahon ng after EDSA Revolution, para magkapwesto sila, ginamit nila ang Liberal Party at ni-reorganize nila. Kasama dyan yung mga nagsipagtago sa Amerika. Alam ba ninyo, itong si Atienza, ang nagbihis sa kanya sa politika ay si Senadora Eva Estrada Calaw. Mga kaibigan, sino ba yan? Barangay Kupitan lang yan eh, si Atienza nung panahon ni Marcos eh. Naging barangay Kupitan yan sa Maynila, dyan sa San Andres, mga kaibigan. Ngayon, pinatalsik nila, akalain ninyo si Eva Estrada Calaw na humarap sa panganib sa panahon ng martial law, ang siya nilang pinatalsik. At ang nagpatalsik sa kanya ay mga nagsiuwian dito na nagsipagtago sa Amerika. Pagkatapos, doon kumampi si Atienza. Akalain ninyo yun? Wala naman pera yan si Atienza nung gutom yan eh, mga kaibigan eh. Maraming pera si Eva Estrada Calaw eh. Ano yan eh? Ilustrado rin yan eh, mga kaibigan eh. Hindi ho ba? Si Eva Estrada Calaw, mga old rich yan eh. Kamag-anak ni Ninoy Aquino yan. Di ba? Si Eva Estrada Calaw. Ngayon, mga kaibigan, pinatalsik, akalain mo doon siya sumama. Kundi talagang walang utang na loob si Atienza. Ngayon, eto ho, paano pa nating aasahan yan? Itong mga nabibisto na ito. Ang sabi ng Comelec, Casio, pwede raw nilang idemanda. Wala na yan eh. Pakita mo yung litrato. Matagal pa bago ang eleksyon, kumalat na itong litratong ito eh. Yan. Isang dinner party, palakiin mo nga, na ni para kay Bongbong Marcos yan. Nandiyan ang mga kwan eh. Nag-participate sa eleksyon ngayon eh. Meron diyang Comelec official, kung di ako nagkakamali, yung babae sa tabi ni nung asawa ni Bongbong Marcos, ha? Kung di ako nagkakamali, tama ba? Asan 'yon? Ha? Andiyan eh, mga kaibigan eh. Makikita ninyo eh. 'Yun, Dennis Uy, 'yun oh. F2 Logistics. Mga kaibigan. Ayan eh, di ba? Ayan, ilagay mo yan, yung mas malaki. Yan. May Comelec official dyan at nandyan si Dennis Uy. Di ba? Lahat yan, inilatag na natin yan bago pa mag-eleksyon. At ang masasabi natin doon sa mga supporters, hanggang ngayon sumusuporta kayo, walang masama dyan. Kung sumusuporta kayo kay Vice President Robredo, minsan ang nakakasama po yung paraan ng pagsuporta, yung kung ano-ano ang sinasabi natin. Dapat marunong tayong ilagay sa tamang panahon yung mga sinasabi natin, di ba? Yun ang nangyari sa panahon ng kampanya eh. Medyo nadiskaril, observation ko, pinag-aaralan ko, pinag-iisipan ko, ano ba naging diferensya nung panahon ng eleksyon. Kasi ang nangyari sa kampanya ni Vice President Robredo,
walang leader eh. Ang tao, kusang loob. Kaya lang sabog. Walang nagtitimon. Ha? Walang organizer. Mga kaibigan, yung hindi katulad nung panahon nung araw na bago magkaroon ng EDSA, na maririnig mo, may grupo ng ATOM, yung August 21 movement na kinabibilangan ni Nabinay, di ba? Ang nagli-lead noon ay si Butch Aquino. O, maraming mga prominent na nakuan dyan, personalities, dyan sa August 21 movement o ATOM. May mga iba't ibang organisasyon, may kanya-kanya silang role na ginampanan. Kasi nakala natin na itong social media ay sa pamamagitan nito ay maipagtatagumpay natin si Vice President Lenny Robredo. Hindi ho kasi ang daming troll, di ba? At saka tandaan ninyo dyan sa labanan, pagka naiinis ka kasi puro fake news eh. Di ba? Hanggang ngayon nga, fake news eh. Nabubuko nga, pati yung mga, may mga stalker pa ngayon eh. Ini-stalk pa si Vice President Robredo para lang magkaroon sila ng hanap buhay. Yun sinasabi ko sa inyo. Kung magkaminsan, sila ang gagawa ng agenda eh. Anong agenda? Agendang, kunyari, palilitawin ang galing sa kampo ni Vice President Robredo para may pagkakataon silang babuyin. Sa kanila rin galing yun, mga kaibigan. Diba? Sila rin ang gumagawa ng issue. Kunyari, meron semblance na iisipin mo nang galing ito sa kampo ni Vice President Lenny Robredo, ang gagawin naman ng ibang troll ay aatakihin yan, di ba? Sisiraan ka ng sisiraan. Sila rin ang gumawa nun. Sila, sinisira nila yung ginawa nila. I-attribute nila, yun ay galing sa kampo ni Vice President Robredo, kahit hindi. Bakit nila ginagawa yun? Kasi kailangan magtuloy-tuloy ang hanap buhay nila eh. Pagka wala na ho yan, tumigil yan troll, wala nang hanap buhay. Di ba? Kaya, kailangan, kuhan sila. Ano tawag mo rito? Productive sila sa pag-iisip, di ba? Maging ang imagination nila, talagang pagaganahin nila para magkaroon lagi ng pag-uusapan. Dahil, pagka tumigil yan, wala nang kikitain yung mga troll. Di ba? Dahil hindi na sila kakailanganin. Ngayon, para kailanganin sila, kailangan nilang gumawa ng katarantaduhan. Ha? Palilitawin nila, ito galing kay Vice President Lenny Robredo. Halimbawa, kamukha yan si Badoy. Yan si Badoy, wala na yan eh. Di ba? Doon sa dating administrasyon yan, yung papalabas na administrasyon, kahit ano pa sabihin yan eh. Wala na yan, baliwala na yan eh. Baliwalang tao na yan eh. Nagmamagaling na lang yan eh. Mga kaibigan, dahil mawawalan siya ng trabaho kung hindi niya gagawin yan. Baka sakali, yung ginagawa niya ay ma-reappoint siya. Pag ni-reappoint na sila, makikita ninyo, yun din ang takbo ng gobyerno. Merong kaso, di ba, na sa Supreme Court, di ba? Ako, tatapating ko kayo. Well, hindi tayo umaasa na magiging patas ang katarungan doon. Alam niyo ba kung kanino naka-assign na ponente para sumulat ng desisyon tungkol sa kasong yan? Si Leonin. Hindi ba, inaakala ninyo si Leonin eh. Kwan yan, patas yan. Di ba? Hindi totoo yun, mga kaibigan. Pwede siya magpanggap. Diba? Na siya'y patas. Kunyari pa nga, makakaliwa eh. Diba? Leftist pa kunyari yan eh. Pero hindi, nasubok ninyo, diba? Nung yan eh, kinasuhan ng kwan, ng
impeachment. Ano nangyari? Biglang lumambot si Leonel. Hindi kasi kayo nagbabasa nung body language. Hindi naman lahat ng bagay kuwang kailangan manggaling na lang sa bibig ng iba. Para maintindihan nyo mabuti, dapat marunong kayong bumasa nung reading between the lines, ika nga sa English. Di ba? Nababasa mo yung ibig sabihin, mga kaibigan. Halimbawa nga, hinahalimbawa nga sa inyo, meron kang tao na nilalapitan mo, gusto mo makakuha ng tulong o pabor. Pagka ang tao sinabi sa iyo, mayamot pag-iisipan ko, umasa kang kwan yun. Ha? Hindi ka tutulungan. Huwag mong asahang tutulungan ka. Di ba? Mga kaibigan, ano yung common sense yun? Dapat may pakiramdam ka. Di ba? Kung ang tao, kaya nga yung pati pagkilos natin, pakikitungo natin sa lipunan, dapat nasa sa lugar lahat yan eh. Huwag niyong masyadong ibaba ang level ng pakikipaglaban. Hindi ho makukuha sa pagalingan yan. Hindi kayo mananalo sa mga troll. Wala nang kaluluwa yan. Ano ilalaban mo dyan? Ngayon, kung naniniwala ka, may kaluluwa ka pa, may konsensya ka pa, bakit ka makikipagtalo? Hindi ba? Ang dapat kwan, tumahimik ka na lang, panoorin mo na lang, antayin mo yung kaso, pero asahan mo ang COMELEC, wala na yan. Wala na ho yan. Sabi ko sa inyo, yung papel ng mga kumandidato, presidente, ano yun? Ano yun eh? Pinatakbo yun eh, mga kaibigan. Pero hanggang doon na lang sila. Di ba? Kasi may bayad yun eh. Mga kaibigan, may kita yun eh. Malaki kita nun. Tulad nung tumakbo si PJ, dapat nagsama na lang sila ni Lacson. Di ba? Dalawang beses sinet up yung meeting nila para magkasundo na isa bababa upang masiguro nila ang kanilang panalo. Hindi, bakit? May pera eh. Ikaw Lucio, bigay pera. Ha? Bigay ikaw pera para hindi atras. Ha? Ping. Yan, mga kaibigan. Akala, mananalo dahil nagbibigay ng pera. Di ba yun ang inaasahan ng kandidato? Bibigyan ng pera. Yung kaso na yun ni Bongbong Marcos, alam na natin ang dapat maging pasya. Pero tayo ba magpapasya? Hindi. Yung Supreme Court eh. Pero yung pagtutularang kaso, meron eh. Pero magagawa nilang ilusot yan. Kaya nga ini-example ko rin sa inyo lagi, si Erap Estrada. Isipin ninyo si Erap, convicted sa kasong plunder, isang krimen na may kinalaman sa moral torpitude. Hindi dapat makatakbo. Ito, wag na tayong lumayo. Ngayon ko lang na balitaan, huli na, tapos na eleksyon. Yung si Prospero Butch Pichay, akalain ninyo yun, convicted na yun ng Korte Suprema. Ba't pinayagan ng COMELEC yun? Yan, natandaan ninyo ha. Kasi huwag kayong mamimili ng kaso para magkaroon kayo ng referensya. Gagamitin nyo sa kay Narcos, kay Marcos. Isipin ninyo, mga kaibigan, pareho ng ano yan, ng disqualification niyan kay ERAP. At meron ng kaso, yung mga binabanggit na si dating kaso nung araw, yun ang issue ngayon. Yung Makiling case versus COMELEC. Mga kaibigan, doon na uwi itong kasong ito. Pero huwag niyong asahan na magiging patas yan. Sabi ko nga sa inyo, sino ba nag-appoint dyan? Ito tinatanong natin kasi hindi natin alam ang procedure ng
Presidential Electoral Tribunal. Supreme Court din yun, pero ibang opisina yun, mga kaibigan. Kung ang pasya, ang susunding pasya sa Presidential Electoral Tribunal ay katulad din ang sa Supreme Court, huwag nga yung umasa. Kahit ang ponente niyan, si Leonin, pwede namang sumulat ng decision si Leonin o disqualify si Bongbong Marcos. Pwede yun. Baka pumirma pa si Kagiwaron, baka magdagdag pa sila ng isa, dalawa, para maging kapanipaniwala. Pagkatapos, merong dissenting opinion. Di ba? Yung tutol, kontra. Gagawa rin ang desisyon. Pero mas maraming pipirma. Alin ang susundin na desisyon? Yung sa mas marami o yung majority. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na